Good morning, Kuwait. Magandang tanghali, Pilipinas, at magandang buhay world. Kaigising lang po ni Don Guidote. At ako po ay kababangon-bangon lang at kita niyo naman po ang aking amiga. Tingnan niyo, siya po ay tulog pa. Iyan ang aking amiga. Ang gagawin po natin ngayon ay samahan niyo kami. Samahan niyo ako ngayong buong araw. Ngayon ay March 19 dito sa Kuwait at wala kaming pasok ni amiga. Kaya kami po ay samahan niyo. Ito po ang buhay namin dito sa Kuwait. At pagbangon ko kanina, nagpakulo na po ako ng munggo. Pero bago ang lahat, intro, pasok! Ayan, 9:43 na ng umaga, kaya magandang umaga, magandang buhay dito sa Kuwait. Ito kami ngayon, at ganito rin ang itsura ng aming kwarto tuwing umaga. Ayan, ito po ang buhay ng dito sa Kuwait, ganito pa kagulo ang aming kwarto. Ayan, si Amiga tulog pa. Ayan, puyat siya kasi nanonood ng peligula kagabi. Ayan, nanonood siya ng movie ako kasi maaga na akong nagising. Kaya maaga akong bumangon at nagpakulo na nga ako ng munggo. Pagkagising ko, pagbangon ko, dumiretso na ako ng kusina. Tapos bumalik ako dito para mag-CR. Ayan, eto ganito kagulo ang aming kwarto pag kami ay gumising sa umaga. Ito yung mga pinagkapihan namin kasi nagkape pa kami kanyang madaling araw. Ayan, oh. Ito, dito kami sa aming kwarto. Lalabas na tayo para tingnan ang aking munggo. Ito, lalabas tayo sa kwarto. Ito po ang aming sala dito. Ayan, ang Christmas tree namin. Hindi alam niya kung gaya. Hindi pa rin namin. Hindi lang namin tayo. Sa aming magbibaw ko. Pasok tayo dito sa kusina. Ayan, ito ang kusina ng aking amiga. At ito po yung sinabi ko sa inyo na pinapakuloan ko na yung aking munggo dito. Ayan, yung pinapakuloan ko munggo. At yan po ang bago namin kulangin ng aking amiga. O po nagluluto ngayon. At ang lahat niyan kung ano po lang ang natira namin ulam kahapon. Ganun lamang po. Friday ngayon. Kaya magmumunggo time tayo. Ayan. Okay, magluto tayo at itingin ko lang itong aking pinapakulungunggo na dito. Meron na rin ako dito ng bawang at saka sibuyas. Kasi meron kaming tirang ulam ni Amiga kahapon. Ito na, yun na lang din ang balak namin na kapartner na itong munggo. Siguro maya-maya pa to. Kalimitan ang nilalaho ko dito sa munggo ko pagka ako nagluluto, yung tinapa flakes. Kasi napakasarap nun pagka ako nagluluto nung gusto ni Amiga. Kaso nga, wala kaming tinapa flakes ngayon, hindi na ako nakabili. At pagkagising ko, ano na lang yung nandiyan na Bella Bonson na natira nga namin, hindi na nga ako nagpreturo ng isla. Kaya, ito ang gagawin natin dito sa Kuwait ngayon. Buhay OFW. Ayan, magsasahing na rin po ako. Para pagkising ng aking amiga ay meron ng sinahing, meron ng minuto. Kaya yung mga amiga dito kung sino po ang unang dumating sa amin at kung sino ang unang dumating sa trabaho. At kami po ay
nagkukusa na. Hindi na kailangan namin magturuan pa. At alam ko naman lahat yan ay ginagawa nyo. Siyempre, pagka kayo ay OFW, kailangan nyo magtulungan mag-asawa. Hindi po pwedeng, sabi nga nila, gawain babae. Hindi po, totoo yan. Pagka kayo dito sa OFW, kailangan nyo matutunan ang lahat. Hindi po pwedeng babae lamang ang gagalaw sa kusina, babae lamang ang maglalaba, babae lamang ang nandiyan, babae lang ang dapat maghugas. Hindi po totoo yan. Pag po kayo ay OFW, lalo na, dapat matutunan nyo ang lahat. Ang hindi nyo ginagawa, gagawin nyo. Kasi, ganito po ang buhay ng sa Kuwait. Kailangan pagka hindi nyo alam, dapat alamin mo. Several days later. 6 months later! Meanwhile, a few minutes later. 1 hour later. 5 billion years later. They tell 1 million zillion trillion dillion quintillion times later. Yan nga po, tapos na po akong magsaing at yan po naman ang ginagawa namin dito ni Amiga. Kung sino po unang magising, magsasaing na, magluluto na at para po magising na namin ay kakain na lang. Parang mapadali sa akin. At kung kami po ang ipasok, kung sino po ang unang dumating dito, nagluluto na rin po kami, nagsasaing na. Para pag dumating naman po yung isa sa amin, kung sino ang huli, kakain na lang. Yan po hindi namin pinag-usapan. Siyempre, may kusa naman po kayo at may kusa tayong lahat para po sa ikadadali ng buhay natin dito bilang isang OFW. Ngayon, magagayat na po ako ng aking sibuyas at check natin nga itong aking munggo.
sinasak lang. Tara, balik tayo sa kwarto. Pagising na ang aking amiga. Ito na rin yung tira naming ulam kahapon. Ayan, balik tayo sa kwarto. Tingnan ko nga kung marami pa yung tira namin kahapon. Ito, tulad na sinabi ko, ito po yung magiging dawak ng aming munggo. Meron ako ditong chicken skin at meron po ditong dawak po dito, dilis. Ayan, ito lang po magiging dawak ng aking munggo. Ito yung aming yung chicken skin po dito, nabibili namin to sa grocery dito. Hindi naman kami lagi nagchi-chicken skin. Eh, kahapon, napag-ripa namin magplito yan. Parang papakin lang namin. Eh, may natira kami, kaya sabi ko, dahok ko na sa munggo. Tapos, may ligis kami dito na inulam nga namin. Sarap na mga ulam, mga chicken skin, lalo na pamisang-misang lang. Misang yan, ginagawa ko pa siyang adobo eh. At saka mura lang ang ganyan dito yan. Ayan ang aking amiga, lumabas na. Nang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawang lag. Good morning po. Anong oras na bi? Ngayon ay 10:15 a.m. Dito sa Kuwait. Tama ba? Sa kusina, dala ko na ang aking mga ilalaw ko sa akin. Kung nagka-camera na sa akin, gising na ang aking mga ilalaw. Kasi ako sa kanila. Kaya na pa ako gising. Kaya nag-uto ng mga munggo. At sinabi ko lang, kaya ito ang ating ginagawa. Dito, ayan, kusang ko na. Ayan. Mukuno na. Sabi ko sa kanila, ang ilalaw ko lang dito sa aking munggo ay yung tira nating pinapak na skin kahapon at saka yung gilis. Ano mo yata nagising? Oo, maaga akong nagising. Kaya nga nakapagluto na kagad ako at nagsign. Pakita mo sa kanila yung sinahin ko at luto na ba yan? Pakita mo sa kanila. Makakala nila yun yung sinigang na kanin. Ayan. Lalagyan ko siya ng chicken cubes. Ayan. Mga tayo yung chicken cubes. Kaya kami, minsan magbibiryani kami. At sa mga bago sa channel ko, meron kaming ginawa ng amiga dati niyan eh. Filipino style biryani. Mayroon kami dito. Kaya kami walang ginagawa. Kaya kami magpapak. Nasaan ba yung dito? Lalagyan ko siya ng shrimp na cubes. Sa lang nito, okay na malasa na yan. Lagdag lasa lang, okay na. Sabi ko nga sa kanila, dapat ang ilalang ko dito, yung gusto mo diba dito yung pinaka-flakes ko. Kasi hindi tayo nakabili. Kaya ito lang ang available na pwede ilagay dito sa ating munggo. Ito, lagay ko na. Saan yung shrimp cubes lang. Saan ito nga yung pera natin chicken skin kahapon na pinapakat. Saka yung dilis. Itong dilis na to, one year na to, galing sa Pinas to. Last na yan. Last na yan. Kung mapansin nyo, nakalakas libang ngayon kasi talaga napakalamig dito sa aming flat lang at napakalamig ng aircon dito. Nakamedyos pa ako, pakita mo sa kanila. Ayan, mga amigo at amiga. Napanulit natin. At balikan natin, maya maya. Gayating ko ito, Robby. Para kung ano. Gayating ko ng... Malalaki. Gayating ko na yung aircon na yun. Yung medyo ko lang. Dalawa lang. Kasi yung medyo mahaba eh. Ayan. Ako na eh. Ito pa yung naging sausawa natin kahapon. Ayan, nalagay ko na yung cubes. So, pagkakalimitan po ako, pagka ako nagluluto nito, lagi ko dinuduro talaga yung munggo.
Yan ang mga amigo at amigo, amiga, ang aking munggo. Nilagyan ko na rin siya ng patis kung nakita nyo kanina. At ito na yung aking ilalaw dito sa aking munggo. Ang aking amiga naman, naglabas na ng partner ng kanyang munggo, ng aming munggo ang ginagawa. Pritong isda. Ano isda yung B? Parang galunggong sa atin ito eh. Parang ano bang isda ito? Pakita natin sa kanila, sa mga amigo at amiga natin. Eh no? Ipiprito ko yan, tapos siya yung magiging partner ng ating munggo. Ang ating ginagawang munggo dito, tikman natin kung talagang nagkalasa na. Okay na, pwede natin ilagay itong aking tira kahapon. Nilagay ako na rin siyang patis, shrimp cubes. Lagay natin ito. Yan yung kainabang inuulit sa kila. Chicken skin nga. At saka yung adilis. Yan. Tapos magiging partner niya. Parang masarap. Meron tayong miswa niya na. Gusto mo ba lagay natin yung miswa? Konti lang. Sige, lagyan natin yung miswa. Madali ako sa mga amigo at amigo, lagyan natin yung miswa. At ito po yung isang sinabi sa inyo. Ayan, okay. Ito namin, yan magiging partner ng aming munggo. Ito rito ko ito. Ay, binako na natin. Oo, susunod na yung miswa at para masabaw yung ano, maligo. Ayan, habang nuhugas ako sa mga aking isda. Kaya na kasi kay B, habang tulog ka, sabi ko sa kanila, ganito lang tayo ang buhay natin dito sa Kuwait. Kung sino unang magising sa atin, nagsasayang na, magluluto na, at kahit may trabaho tayo, kasi ngayon wala tayong trabaho ngayon, sabi ko, kahit kung may trabaho tayo, at hindi natin deo, ginagawa natin kung sino unang dumating, siya yung nagluluto, siya yung nagsasayang, para pag may dumating na dito, madali na lahat. Magkakakain na lang. Tama ba, amiga? Tama. Sabi ko nga sa kanya, hindi lang pwedeng babae lang ang gagawa ng lahat. Pati, amiga, ikwento mo. Baka sabihin nila, niloloko ko sila. Paglalaba, kung kayo isang OFW, maglalaba, magtutupi, lahat ng gawain kailangan alam mo. Sa pag ano, masipag din. Yo! Mic check, mic check! Yeah. Yeah. So, kung sino yung may free time sa amin? Wait, gumagana ba ito? Gumagana ba itong mic, Mel? Gumagana! 1096! Kung siya yung nauna, siya na yung maunang magluto pag wala kaming pagkain. Hindi naman sa pagiging masipag yan. Kaya rin naman kasi pares naman tayo nagtatrabaho at saka siyempre kung magpadang napagmahal mo ang isang tao dapat pagsilbihan mo rin. Di ba? Sabi nga pagmahal mo alagaan mo. Di ba? Yeah. Hindi pwede nga. Hindi pwede nga asawa ka lang. Sa salitang asawa lang. Pero di ba dapat paramdam mo, ipakita mo na mahal mo ang isang tao. Sabi ko nga, minsan naman ang buhay ng isang tao, enjoy lang. At saka mahalin mo at magsabi ka lagi ng I love you. I love you, amiga. Ako ay isang tagahanga mo. Ako na magdadala ng mga hawak mo. Pupulutin ko lahat ng binitawan mo. Ako'y iyong ako ay isang tagahanga. Isang hirit, Mel. Medyo matigas pa yung isda. Frozen kasi. Pero okay na yan. Madali na lang. Kaya binabanda namin siya sa tubig. Okay na itong munggo. Masarap na. At pipito ko na lang yung isda. Kapartner ng aking munggo. Ito ng aking munggo. Ito na rin yung aking sinay. Ayan na po ang aking sinay. Napakabilis lang. O, diba? Masakating isda. Hiwain lang po natin dito sa isda. Ayan. Kasi nga, ipipreto na natin ito eh. Sipag. Sana lagi itong may day.
Niyo, ano siya sabi ko? Ayan. At luto na ang ating pineritong makarel. Napart na ng ating munggo. Pag po kami nag-luto, nag-prito ni Amiga, dalawang luto yan, isang tostado at isang medyo malasado lang ang pagkakaluto. Ayan na po natin ito. Ayan. Ayan natin. Ipipreto na po natin dito ang ating isda. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa isdang ito eh. Ganun bong bato o matambakan. Hindi ko malaman kung anong tawag. Pasensya na mga amigo at amiga. Hindi ako masyadong pamilya sa mga isda eh. At ang ating siyempre, sabi ko sa inyo, ang gagawin po natin ngayon, buhay natin dito bilang isang OFW. Ito po yung pinagprituhan ng aming chicken skin kahapon. Kaya ang gagamitin ko po ay ito ang ipambiprito natin ng ating isda. Ayan. Ayan, mahit na po ang ating pinit na mantika. Nung binili ko ito, kanto eh, nakalagay dito makarel eh. Ang pangalan nito. Pero sa atin, alam ko may iba ang tawag dito eh. At ang luto ng isda namin ni Amiga, si Amiga po, may po yan sa crispy. Anong gusto nyo ito? Crispy, no? Toasted ang gusto niya. Ako kasi gusto ko yung medyo kondang. Parang medyo malambot, malatago lang. Kaya si Ika, nagdadawan nito ako eh. Ngayon, balikan natin ito maya-maya at tayo ay mag-prito partner ng ating linggo. Balikan natin ang apat. Ako na ba sa ito? O gusto mo pa ng tostado pa? Kailangan po na ito ng aking pag-prito. Pagkain po kami ng aking amiga. At kami po ay samahan nyo. Siyempre, parte ng bilang isang OFW, pag po katapos kong gamitin ng pinagyutuan, nililinis po namin ni Amiga, nililinis po namin dito ang aming pinaglutuan. Kasi nakakaya naman, siyempre, sa mga susunod na gamit at relate po tayo dito ang mga OFW. Tama ba, Amiga? Tama. Hindi lang dito sa Kuwait, buong OFW, alam niya. At syempre, ang magiging sausawan ng aking kanitong isda, ang paborito ko, ang bago. At kung kayo ay laging nanonood sa channel, alam na alam niya na ito ang paborito ko, ang bago. At gagawin ating sausawan. Lagyan ko ng dalawang sili at saka ang ating bago. Ito na po yung ating ginawang munggo. Ayan na po yung aking ginawang munggo. Masarap talaga yan. Ayan o. Oh. Ayan po yan o. Oh. Ayan yung toppings nyo na. Ayan. At pigaan po natin ng lemon. Ang sarap na ito mga amigo at amiga. Itong gagawin natin gagawin namin ni Amiga ang pagkain. Sana po ay nagutong kayo sa aking niluto ngayon at prepare kay aking amiga. Tara mga amigo at amiga, kain tayo. Ayan, dito kami makakailangan uyan sa gabi o sa 1 sa 2 o sa 3 o sa 4 o sa 5 o sa 6 o sa 7 o sa 8 o sa 9 o sa 10 o sa 11 o sa 12 o sa 13 o sa 14 o sa 15 o sa 16 o sa 17 o sa 18 o sa 19 o sa 20 o sa 21 o sa 22 o sa 23 o sa 24 o sa 25 o sa 26 o sa 27 o sa 28 o sa 29 o sa 30 o sa 31 o sa 32 o sa 33 o sa 34 o sa 35 o sa 36 o sa 37 o sa 38 o sa 39 o sa 40 o sa 41 o sa 42 o sa 43 o sa 44 o sa 45 o sa 46 o sa 47 o sa 48 o sa 49 o sa 50 o sa 51 o sa 52 o sa 53 o sa 54 o sa 55 o sa 56 o sa 57 o sa 58 o sa 59 o sa
yan, mga amigo at amiga. Tapos na ako kumain. Wait ko na, nagpunan na rin po ako ng t-shirt kong saging. Kati na kami namin ganyan at maghuhugas lang po ako ng kamay ko kasi nga nagkamay ako. Hindi ako makontento pagka ang ulam ko bagong sa veterinary tulis na kailangan ko ng magkamay para talagang masarap. Diba mga amigo at amiga, maghuhugas lang ang kamay. Nakita niyo na rin kami kumain at saka naghugas si Amiga. At eto, nag-relax-relax na. Nakaupo na ako ngayon. Si Amiga ay magpapabango. Kuha na nag-prito siya. Ang ginagawa kasi niya. Amiga, anong ginagawa mo? Kasi pagka nag-prito kami dito, siyempre medyo maamoy. Kailangan ng medyo bumaw naman yung buong bahay. At saka siyempre nakakaya sa mga papasok. Baka maamoy sila. Ayan ang ginagawa ni Amiga. At saka ito, manunod ako ng mga YouTube ngayon. Hindi lang ako yung pinapanood ko. Manunod ako ng iba-ibang misang balita sa YouTube na kami nagnunod. Nanginig kami natin patrol dito, mga ganda. At saka kung ano-ano lang, mga kayong pelikula, dito na rin. Ito lang gagawin namin sa maghapon, samahan nyo kami. At kami po ni Amiga ay walang pasok ngayon. Kaya ito ang buhay OFW. Buhay ko, wait namin dito ni Amiga. Amiga, dito ka. Kami, tayo ay manunod na ng ating pelikula or YouTube. Mga amigo at amiga, dito ko natatapusin ang aming video. Salamat sa pagsama sa amin ni Amiga. In 3, 2, 1, Amiga, takpan mo na!